Japan, may sikat na aso na ginawan pa ng monumento dahil sa kanyang katapatan. Si Hachiko na sa loob ng maraming taon, inaantay ang kanyang amo sa kanyang pag-uwi kahit matagal na itong patay. Sa Cebu City, meron ding asong ganyan. Sa tuwing may dumadaong na barko sa pantalan ng pulang bato sa Bogos City sa Cebu, ang asong ito nagiging aligaga. Hindi lang sinasalubong ng tahol ang mga barko. Nakikipagsabayan pa sa mga tigahila ng lubid ng barko para ito'y makadaong. Siya si Kilay, isang aspin. Wow, good job! Ang galing naman ng aso na yan. God bless for your unconditional love and loyalty. At huwag daw siyang pagtaasan ng Kilay. Dahil si Kilay, maliban sa napakasipag, hindi rin daw nangangagat. Lahat ng pasahero dito, walang problema. Parang hindi ko siya ordinary na aso. Pag nakikita siya ng tao, sinasalubong niya, para siyang nag-i-smile. Nung araw na yon, habang papalapit ang isang barko, si Kilay, tahol ulit ng tahol. Pagkahagis ng mga lubid, agad siyang nakihila. At saka nagmasid sa mga bumababang pasahero ng barko. Para bang may hinahanap na pamilyar na mukha. Maghilak ni siya, magkakitagla yung barko nga. Magdagdag nga, pagtuon niya na yung amo. Gimingam ni siya ang amo. Ang amo raw kasi ni Kilay. Iniwan siya sa pantalan. 3 buwan na ang nakararaan. Atay. Kwento ni JP, isa sa mga nag-aalaga ngayon kay Kilay, noong nakaraang taon pa, nung una nilang namataan si Kilay na pag-alagala sa pantalan. Kapag makahuli ka ng isda, tumutulong yan na dakmain niya yung isda para hindi mahulog. Sila na nga raw ang nagpangalan ditong Kilay. Dati kasi may Kilay talaga yan sa mukha niya, kinilayan kasi yan siya. Galing daw sa Allen sa Samar si Kilay. Bigla na lang po yan sumakay doon sa barko nila. Hanggang sa kinupkup siya ng isa sa mga maintenance ng sinakyang barko na ang alias, yung madalas naman ipangalan sa mga pusa, Ming Ming. May times po na ibinaba nila ng matnog. Marami kasing aso doon, inaaway siya. Kaya pagbalik nila si Sir Ming Ming, dinala ulit nila si Kilay. Pero dahil bawal isakay sa barko ang mga aso, si Kilay, inihabilin daw ni Ming Ming sa kaibigan nito sa pulang bato na si Clemente. Batayan ginako na siya. Matulog na ako din ha sa kilid sa minto. Naana siya sa akin. Tapan. Ako maning gidala na sa balay, ning balik man nga rin. Ang gusto niya nga naagi siya sa pier. Bagamat nakakita ng pansamantalang kukup-kup sa kanya, si Kilay, mukhang miss na miss na raw talaga ang dati niyang amo. Dinadalhan niya talaga ng pagkain yan. Iniipon niya talaga yung mga buto. Pagbating nila ng port ng Bugo, may pasalubong po siya yan si Kilay. Kaya pagkatapos ng pagtulong sa mga trabahador sa port, si Kilay matyagang inabangan sa pantalan ang kanyang dating master o amo. Pero dahil bawal nga ang mga aso sa port, si Kilay na na-impound na siya doon. Yung dog pound po, nakaharap lang po sa dagat. Tuwing makikita po ni Kilay yung barko na dumadaan, umaalulul po siya. Tapos maingay, tapos umiiyak. Eh, dugay namin nagkuyog ba? Hindi may ganahan mawa, dismua ba? Kaya sina JP, nakiusap sa pamunuan ng pantalan. Kaya ibinalik yan siya dito. Si Kilay naman po ay bakunado na yan. Nay! Hanggang dito na mas napamahal si Kilay sa iba pa ritong mga trabahador. Ako nang siya bakanon alas 7 sa buntag,
Nga, kuyog na siya sa kuha, kung nanay doon ko nga barko. Lipay sad ko, nga itabang siya nga, sa akong pag-alaga niya, wala masayang ba? Ginawan pa siya ng mga ito ng sarili niyang bahay. May sariling pwesto na rin po siya dito habang wala pong barko at para tuloy-tuloy din po yung pahinga niya sa umaga. May sarili po siyang budget. Binibilhan namin ng atay po ng manok. Hinaluan namin ng gulay, ng dugpod. Ano, gusto niya talaga na parang sinusubo ba? Pero nasaan na nga ba ang orihinal na amo ni Kilay? Mula raw kasi nitong Agosto, ang barkong sinakyan ni Mingming hindi na napadpad pa sa pantalan ng Pulambato. Nag-ibang ruta na po yung barko nila. Umuwi pa rin naman daw ng Cebu si Mingming. Yun nga lang, hindi raw nag-cruise ang kanilang landas ng kanyang aso. Si Kilay tuloy, laging matamlay. May times po na hindi kumakain, kaya nga pumayat yan. Ang tanong pa rin, nasan na si Mingming? Sa pagtatanong-tanong ng aming team, naka-assign na pala sa barkong biyaheng Ormoc, Mandawi City sa Cebu. Sukoy yung pangalan niya. Na-meet yun namin yung si Sukoy doon sa Alin. Daot ko na siya pag sa kadre amung. Gusto na naawal na, lang kami sa kanya. Mga amung gi-adapt diri sa Alin 329. Suod gabi yun, Sukoy. Ay diri amung na labay-labayan na ako na ubato niya. Iyan mo lang kukuron. Yan labayon o ka lang. Giya, iyan kukuron, iyan ibalik. Ano ba? Unsa lang, palingaw-lingaw lang sa iyaha nga dili sa makuha sa barko ba? Pero paglilinaw ni Mingming, hindi niya raw gustong iwan doon si Kilay o Chokoy kung kanyang tawagin. Sadyang wala lang daw siyang oras at pamasahe para sadyain ang kanyang alaga. Halos 3 oras din daw kasi ang layo ng Bugos City mula sa Mandawi City. Ibibilin ka ng mga ito kay... Ano, sakit sa ano sa... Sanay na kami ni Sukoy dito sa barko. Inispeak kong makikita pa rin kami ni Sukoy. Kabalang araw, ano, bumalik kami doon sa Bugoto Matnog. Sukoy, kanang mailhan pag ako nimo, huwag makita ta sunod. Gumingaw ko nimo nga, kanang... Kaya nitong Biyernes, pagdaong ni Mingming sa Uwano Wharf sa Mandawi City, kami na ang sumagot ng kanyang sasakyan para bumiyahe papuntang Pulambato para sa wakas muli siyang makita ni Kilay matapos ang 3 buwan. Hindi ko masulti o gunsay akong makita mi ba. Kuyaw-kuyawan siya. Muna kaila pa baka or wala na. Si Kilay, gaya ng inaasahan, nung mga oras na yon, nag-aabang ulit sa pantalan. Chukuy! Hanggang may tumawag sa kanya na pamilyar na boses. Kukuy! Ang mga susunod na pangyayari. Kukuy! Patotoo sa pagmamahalang nagbibigkis sa mga aso at sa kanilang mga amo. Kukuy! Sa aming pagbabalik. Para makita ni Mingming ang alaga niyang si Chokoy na pinangalanan kalaunang Kilay. Mula Mandawi City, bumiyahe si Mingming ng 3 oras papuntang pantalan ng Bugos City. Nung mga sandaling yon, si Kilay naghihintay muli sa pantalan. Chokoy! Hanggang may tumawag sa kanya na pamilyar na boses. Chokoy! 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 Hello! Hello! Chokoy! Kamusta naman, Chokoy? Kita na kung si Chokoy. Maayos naman ang kalagayan niya dito. May kwintas na kachukoy ah. Ang tanong ngayon, kukuhanin na ba niya ito? Marami po kasing gusto mag-ampun kay Kilay. O tuluyang ipagkakatiwala sa kanyang mga kaibigan? Eh, dugay namin nagkuyog ba? Hindi may ganahan mawa, dismua ba? Iiwan ko lang sa kanila nito kasi dito siya masaya.
ilagay nyo sa bahay yan, ano yan, malungkot na yan, wala nang mag-alaga sa kanya. Alagaan naman mabuti. Marami din talagang nagmamahal kay Kilay dito. Huwag po kayong mag-alala. Pagkabait ka rito kasi iwan kita sa ano sa nag-alaga si Rito. Balik naman kami dito sa Bugo. Bisitahin kita ulit. Bago pa man po sila magdesisyon na kumuha ng kanilang pet, dapat po talagang pag-isipan nila itong mabuti dahil ang pangangalaga ng isang pet ay lifetime commitment. Ang kanilang katapatan at pagmamahal talaga namang walang katulad. Sana masuklian natin. Thank you so much mga kapuso. Kung nagustuhan niyo po ang videong ito, subscribe na sa GMA Public Affairs YouTube channel. Don't forget to hit the bell button for our latest updates.